Ganyan po ang nangyari kay Kahel. Dahil sa pagkakaroon ng urinary blockage. So para nagkaroon siya ng hematorya. Dahil kagabi po, nung pinisil ko ang kanyang tiyan, ang laki ng buko nakapa ko. Para siyang ano, yung dalawang egg. Sinlaki ng dalawang itlog ang nakapa ko sa kanyang tiyan. Tapos, nung pinisil ko ang tenga, nung hinipo ko, masyadong mainit. Yun na pala yung sinyalis na pala yun na nag masama na ang kanyang pakiramdam gawa ng blockage. And kaninang umaga po, binahiran ko ito ng snake plant. Nilagyan ko, pati yung ari niya, nilagyan ko, pati tiyan. Pinainom din siya. Then, yung sambong, napainom na rin. At ang coconut virgin, virgin coconut oil. And bukod pa doon, napainom din siya ng luya with honey. Kaya kung ano-ano na ang pinapainom ko sa kanya. And kaninang hapon lang, kinuha ko siya kasi ayaw nang lumabas. Kinuha ko siya sa ilalim ng sofa. Pinilit ko siyang kunin para ma-check kung ano na ang kanyang kalagayan. And ayun nga, malaki pa rin ang bukol sa kanyang tiyan gawa ng blockage. Then sinubukan kong i-check ang kanyang titi. Ayun, parang ano, alam mo yung tingting, yung suntigas ng tingting. Yun po ang nakapako. And tinahandahan kong i-massage. Dahan-dahang massage yung part ng urinary. And naramdaman ko ang mga crystals. Then pagdating sa kanyang titi na matigas, dahan-dahan kong pinisil. Ayun, unti-unting lumabas ang crystals. Then hindi ko pa rin siya tinigilan, pinisil ko pa rin dahan-dahan hanggang sa nung pinipress ko ang bladder niya, unti-unti nang lumabas ang ihi. Ihi na may kasamang dugo. Ganun po ang nangyari sa kanya. So, ngayon po ay nagre-recover siya. Ang importante, naibsan na ang kanyang ano, nabawasan na ang kanyang sakit. Ito, kapapalit ko lang. Ayan. Ayan o. Basa na naman. Kapapalit lang. Maghapon po siyang hindi kumain. So, hinayaan ko lang muna na mag-recover ang kanyang tiyan. Kanina, nung na-press ang kanyang bladder, ang daming lumabas. Matagal-tagal din, may mga kulang-kulang 5 minuto. So, hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagtagas ng ihi. Sana po ay unti-unti na siyang maka-recover. Pero nung pinasads ko ito kanina, hindi na siya masyadong nag-aaray. So, ayan o, kusa pong lumabas o. Naihi siya. So, ganun po ang nangyari. Gawa nung abnormality sa urinary. And, ayan, kumakaway naman ang kanyang buntot. That means, relax na siya. Kanina, inakyat ko to sa second floor para doon siya mamahinga. Eh, pag-akyat, nung bumaba ako, pag-akyat ko uli para painumin siya ng
snake plant extract, wala na siya doon. Bumapa siya. Bumalik siya dito sa pwesto. Dito sa garahe. Eh, maulan. Malamig. Kaya, mamaya, iakyat ko ulit ito para ma-monitor. Hindi naman siya po pwedeng iwanan lang dito sa garahe na ganito ang kanyang kondisyon. So, ayan. Okay ka lang, be. Don't worry, gagaling ka nito, ha? So, para, ayan, oh. Maya't maya, lumalabas yung ihi. Patak-patak. Tapos, nagsuka po ito. Nagsuka siya. Ang baho ng kanyang sinuka. Kaya, pinalitan ko ulit ang kanyang sapin. Dahil nga, marami din siyang naihi. Kaya, sana, unti-unti na siyang gumaling. Biglaan lang po talaga ito. Eh, kailan lang ang lakas niyang kumain? Kahapon, ang lakas niyang kumain. Ngayon lang, ngayong araw na ito, wala na siyang ganang kumain. Pinakain ko ang iba naming mga alaga. Siya lang ang hindi nakisabay. Bukod sa walang ganang kumain, yung mga previous days, itong isa sa mga alaga namin si Witty, napaka-bully. Kapon na po yun. Ito, hindi pa kasi nakapunto. Ngayon, parati niya itong binubuli. Gusto niya i-drive out. Kaya ang nangyari dito, parati siyang takot. Palaging binapantayan si Witty. Napakasuguri na naman siya. Kaya ang ginagawa niya, pag nakita niya si Witty, tatakbo na siya. Eh, akala naman ni Witty, kalaban ito. Kaya hinahabol palabas. Siyempre, delikado. Pag nandun sa labas, biglang tawid, o kung may sasakyan, delikado na masagasaan sila. Ganun po, araw-araw, ganun ang ginagawa ni Witty nito. Kaya siya na-stress at yun. Bukod pa doon, sa katago niya, tinadaan niya na sa tulog maghapon, nalimutan, nakaligtaan niya ng uminom ng tubig. Iyan po ang napansin ko sa kanya. Every time pag sabay silang kumain, itong si Kahel, hindi pa matapos sa pagkain, inunahan niya na si Witty na baka habulin, baka magkuha na naman. Kaya inunahan niya na tumakbo na siya agad na hindi pa tapos kumain. Tumakbo na siya palabas ng gate para lang hindi siya mahabol ni Witty. Eh, ito namang si Witty, makulit. Talagang hinahabol niya ito. Kaya yung pagkakaroon niya ng urinary blockage, isang cause din ng stress, na sobrang stress niya kay Witty. Yun po ang nangyayari. Kaya sana ay unti-unti na siyang gumaling. First time naming magkaroon ng ganito na nag-blockage. Yung sa sitwasyon ni Samson, iba naman yung kanya. Kay Samson, kasi simulat sa pool, hindi pa talaga hindi pa na-deworm yun. Eh, wala, hindi pa kami aware that time. Mula nung bumigay si Samson, gawa nung ano naman, dumaami ang crystals sa bladder, hindi na naagapan. After 24 hours, ayun, bumigay din. Kahit na anong gamot, galing sa vet, bumigay pa din. So, ito si Kahel na nagkaroon siya ng urinary blockage. Eh, wala pong iniinom, ini-intake na antibiotic.
yun lang ang remedyo sa kanya, yung mga natural. Yun ang remedyo, like sambong, ginger with honey, snake plant extract, then coconut, VCO, virgin coconut oil. Yun lang po ang isa sa mga pinapainom namin sa kanya. Wala mo ng antibiotic. Kasi yung mga pinapainom sa kanya ay meron na pong taglay na antibiotic natural. Kasi ang mga hayop, ang mga pusa, hindi po yan sila likas para painumin ng mga chemicals na mga Western medicine like that. Dahil hindi sila naka-design sa ganun. Meron silang sariling microorganism na panlaban sa mga sakit. So, i-update lang po namin kayo sa mga susunod na vlog kung ano na ang magiging kalagayan ni Kahel. So, hanggang dito lang muna, mga kakat lover. Maraming salamat po sa inyong panunood. Bye! Pagaling ka, ha?